umaga, mga kasityo. So for today's video, i-discuss natin ang pagkakaiba ng plywood at saka ng plyboard. So saan nga ba ginagamit ang plywood at plyboard? So ano pa ang pagkakaiba nito? At kung ano ba ang fit sa gagawin mong project? So marami sa atin ang hindi nakakalam kung ano pa ang pagkakaiba nitong dalawang ito, lalo na sa mga katulad kong baguhan. Nung una, hindi ko rin talaga alam, mga kasityo, kung ano ang pagkakaiba ng dalawang ito. Basta ang alam ko, pag gantong makapal, ang tawag ko ay plywood na. Kahit ganito, plywood din ang tawag ko. So ang plywood pala ay ito. Yan. Gawa siya sa maraming ply. Yan, kung makikita nyo, mga kasityo, meron siyang madaming ply. At ang plyboard naman, mga kasityo, kung makikita nyo, dadalawa yung kanyang ply. Loob at labas lang, ayan. So unahin natin, mga kasityo, itong plywood, ano. So i-discuss natin una itong plywood. So itong plywood, mga kasityo, kung makikita natin, marami nga siyang ply, ano. So itong ating pinakikita ngayon ay 3-port na Nebraska Marine Plywood. So meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. 5 na ply. So ito guys, magkano nga ba ang presyo nitong Marine Plywood? So ang Marine Plywood, mga kasityo, ay nagre-range ng 1,200 to 1,500. Ang advantage nitong Marine Plywood compare sa ordinary plywood, itong Marine Plywood, mga kasityo, ay kahit mapasa, hindi siya na naghihiwa-hiwalay. So ito, hindi siya na basta-basta bumubuka at hindi rin siya bumubukol. Samantalang yung ordinary plywood, pag napasa siya isa once or twice, makikita mo na agad ang diferensya na parang lumolobo na siya, kumakapal na siya, at saka naninit-nit na yung ganito niya. Kung ganito, naghihiwa-hiwalay na. Kasi nga, itong Marine Plywood ay gawa siya sa kahoy na kahit mabasa, ay hindi siya naapektuhan yung kahoy na ginamit. Kasi nga, water resistant yung kahoy na ginamit. At saka yung glue na ginamit dito, mga kasityo, ay water resistant din. Hindi siya water-based na katulad ng ibang glue natin ginagamit sa woodworks na kapag nabasa ay magme-melt na siya. So itong ginamit na glue dito, mga kasityo, ay water resistant. So ayun nga. So ang disadvantage nito, mga kasityo, ay may kamahalan siya compare sa ordinary plywood at saka sa plyboard. So sabi ko nga, ang presyo nito ay nagre-range sa 1,200 to 1,400 ang mga Marine Plywood. So iba pa yung mga superior class, mas mahal talaga. Tapos, ang nakita kong disadvantage dito, mga kasityo, ay napakabigat compare sa plyboard. Mabigat siya, and then medyo bengkong siya. So kung hindi nyo alam yung bengkong na salita sa woodworks, so yung hindi siya flat, medyo pa-curve siyang ganun. Pag makakabili kayo ng plywood or Marine Plywood, karaniwan sa kanila ay medyo curve siya, hindi siya straight na ganun. So medyo conflict siyang gawin dahil nga medyo curve. Pero nagagawa niyo naman ng paraan, hindi naman yun problema sa isang karpintero o sa isang gumagawa, kasi pag nalagyan nyo siya ng mga division sa gitna, nahahapit naman siya at nagiging tuwid pa rin. So saan nga ba ginagamit ang Marine Plywood? So kalimitan ginagamit guys ito. So usually guys, ginagamit ito sa mga lugar na exposed sa water o kaya may matinding humidity dun sa lugar na yon, o kaya may moisture ng tubig, ng water. So dahil nga, gawa siya sa water resistant, so ito yung mga ginagamit, mga kasityo, sa kitchen cabinet, CR cabinet, o sa mga labas ng bahay na possible na mabasa ng tubig. Kasi nga, hindi siya basta-basta nasisira sa tubig. Compare sa mga plywood, ordinary plywood na pag nabasa, nalobo na o nasisira na siya, naninit-nit na siya. So ito ay ginagamit sa mga nababasang lugar ng, so nababasa siya ng tubig. So ayun nga guys, batay sa aking pagkakaalam ay yun yung ginagamitan ng plywood. So malipat naman tayo, dito naman tayo ngayon sa plyboard. Yan. So yan yung plyboard. Yan. So ano ba yung plyboard? So itong plyboard, mga kasityo, makikita naman natin,
Meron siya kasi yung dalawang plies, yung dalawa, para siyang sandwich o hamburger na kita niyo naman to, dalawang tabi, may plies siya, tapos yung gitna ay parang meron siyang palaman. So yung palaman yan guys, ito ay parang, kung hindi nagkakamali ay para siyang good lumber na kakoy na pinagdikit-dikit. So mahigitan niyo naman yung mga dugsungan, ayan. So, pinagdikit-dikit lang siya, nilagyan ng glue, tapos nilagyan ng dalawang ply sa ilalim, tapos kinompres siya para dumikit. And then, ano ba yung advantage nito? So, ang advantage nito guys, ay compare dito sa plywood, marine plywood, ay ito ay magaan. Advantage pa nito mga kasityo, ay mura. Kasi nga, ito ay nagre-range lang ng 800 to 1,000 pesos ang range ng price nito. Ng plywood. So, mga kasityo, kung matanong niyo yung brand, wala akong alam na brand nito. Kasi every time na bibili ako nito, ay walang natatak na brand. So, I'm sorry mga kasityo, hindi pa tayo kasi nung familiar dito. Kasi madalang tayong gumamit ng ganito. Kalimitan sa ating ginagamit sa ating mga project ay ito ngang Nebraska Marine Plywood. So, ang advantage din nito ay madali siyang lagariin compare sa plywood. Kasi nga, ang ply niya ay dadalawa. Hindi katulad nito na marami siyang ply tigas. Napakatigas itong lagariin, nakakapagod. At ganun din sa circular. So, madali din itong itulak sa circular. Mas mabilis siya. Pag ganun mo, hindi mo kailangan pumersa. Basta alalayan mo lang yung circular, madali na. Kasi nga, malambot lang yung kahoy na ginamit dito. Yan. So, ang isa pang advantage nito, mga kasityo, ay flat siya. Yan. Kung makikita nyo, mga kasityo, yan. Flat siya. Flat na flat siya. Madalang akong makabili nito ng yung may pa-curve-curve siyang ganun. Kalimitan sa nabibili ko ay flat na flat siya. Ganyan. Tapos, kalimitan sa kulay nito ay light. Light color. Compare sa plywood o sa marine plywood, kalimitan dito kulay brown. Dito naman, kalimitan para siyang medyo ma-yellow, yan, parang ganito. Para siyang maple ang kulay, kadalasan. So, kung gusto niyo mga light colors, ganyan, mas maganda to dahil light color siya. Kalimitan to, guys, ginagamit, mga kasityo, ay sa mga wardrobe cabinet, closet, drawers, TV console, computer table. So yung mga nasa yung mga cabinet na nasa kwarto, cabinet na nasa salas. So kadalasan ginagamit ko. Yung sa mga cabinet naman sa kusina, sa CR, so kadalasan ginagamit ay mga marine plywood. Yung mga parte na hindi naman nababasa. Okay ito, basta wag lang siyang mapapalugar sa may moisture ng tubig o na-expose sa tubig. The best na to. So yun nga guys, I hope nakatulong na naman tong ating munting video. Nagkaroon kayo ng idea kung ano yung gagamitin nyo sa inyong project. Plyboard ba o plywood? So kung ako tatanungin nyo, pareho itong maganda, depende na lang sa project na gagawin nyo. Tulad nga, meron tayong mga sinasaalang-alang kapag nababasa o doon sa lugar ay may moisture. So dito kayo sa marine plywood. At kung namang hindi nababasa at tight yung inyong budget, so dito kayo sa plywood o kaya sa ordinary plywood na lang. Ganun lang guys, maraming salamat sa panonood at saka maraming salamat sa suporta. Sana nakatulong itong ating video at nagkaroon kayo ng kaunting idea. So ito naman yung goal ng ating channel, makapag-share ng idea sa ating mga kasityo at sa mga iba pa nating manonood. So kung bago ka pa lang dito sa ating channel at kung nagustuhan mo itong video ito, huwag kalimutang i-click yung subscribe button at saka yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga in-upload na video. So ganoon lang guys, maraming salamat at see you sa ating susunod na video. God bless, ingat!